No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Ito po ang garantiya ng ating konstitusyon. At kung titingnan po natin, ang sabi ay, no person shall be deprived, hindi no rich person, hindi no well-connected person, hindi rin no person in power or authority. It simply says, no person, period. Pero sa mga nakikita at narinig ko sa mga lumalapit sa akin, ang mga mamamayan nating mahirap at walang estado o koneksyon ang kadalasang di nabibigyan ng proteksyon na pinangako ng ating saligang batas. Through the years, I have received so many complaints about the abusive law enforcers and people being wrongly accused of crimes just because they cannot defend themselves and just because they are poor. Kamakailan lang sa aking programa, may PWD na pinuntahan sa kanyang bahay ng mga kapulisan na di man lang naka-uniforme. Inukusahan siya na nag-snatch ng cellphone. Inalugog ng pulis ang bahay nila. At nang may nakitang mumuraing cellphone, yun ang sinabing nakaw daw na cellphone. Niwala man lang search warrant ang pulis. At dahil dito, inimbitahan ang PWD sa presinto. Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makalagkag nila sa presinto nang walang warrant o pares. At pagdating sa presinto, anong nangyari sa PWD? Pinag-antay ang PWD at nang walang dumating na complainant, pinauwi din siya. Excuse me. Ano yon? Pasensya na lang. Nayuraka na ang kanyang pagkatao. Nalabag na ang kanyang mga karapatan. Pero ano naman ang magagawa rin nila? Wala silang abogado. Wala silang kakilala. Talaga naman. Kapag mayaman, proseso. Pero kapag mahirap, abuso. Nakita din natin ang mga mapang-abuso natin mga law enforcers noong panahon na nauso ang tanim bala o laglag bala. Mga pulis at airport security officials na nagnanais kumikil ng pera sa mga turista at pasahero. May isang kaso pa nga akong naalala na 5 araw na natili ang kawawang turista na si Lane Michael White dahil sa bala na itinago daw sa kanyang maleta. At syempre, andyan din ang mga biktima ng tukhang. Mga nakusahan at natinman ng droga kahit inosente. Mga lumang tugtugin pero paulit-ulit pa din. Lilinawin ko lang po at pasintabi sa idolo kong si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko po nila lahat ang mga kapulisan. Sa totoo lang, madami rin po akong pinangaralan ng mga pulis dahil sa katapatan nila sa kanilang serbisyo. Pero nais ko lamang pong maliwanagan kung saan nga ba ang problema sa mga operasyon ng ating mga law enforcers. Sa totoo lang po, si Senator de la Rosa pa ang nag-expose sa mga ninja cops nung siya ay PNP chief. Ano ba ang ninja cops? This is a term coined to refer to uniformed personnel of or government agents involved in illicit drugs trade by underreporting drugs seized from anti-drug busts and then selling the rest to their own network of dealers. Tapos, hati-hati na sila sa kikitain. Senator Bato de la Rosa exposed that 300 of his officers are conspirators in the drug business. Just recently, our attention was called to ninja cops still existing within the ranks of PDEA. And not just lowly officers, but a high official in PDEA. Enrique Lucero, who heads the PDEA Southern District Office, as well as anti-narcotics agent Anthony Vic Alabastro and Jaire Laguno, were apprehended during a sting operation that yielded shabu valued at 9.18 million pesos. They were even conducting illegal operations in the building provided to them by the city of Taguig. I would like to congratulate the Southern Police District Director, Brigadier General Kirby John Kraft, who headed the drug bust operation. The suspects are now under the custody of NCRPO for proper disposition pending the filing of appropriate charges in Taguig City Prosecutor's Office, with hopes that there are more of these officials who have the willpower to clean up their ranks. May we can help them by checking if there is something we can improve in our laws so that they could be practical and effective when it comes to law enforcement. Or maybe there are still gaps in the law
that could be reinforced by new legislation. My number one concern today is the prevention of people, particularly the weak and the poor, being wrongly accused of crimes, because it is far better than 10 guilty men go free than one innocent man be wrongly convicted. Based on the historical data of the full public attorney's office, since 2008, they have had 218,883 acquittals. I repeat, 218,883 acquittals just this year. Up to June 30, they have had 13,164 acquittals. That's an average of 2,194 per month. Ibig po sabihin ito, 2,194 na inosenteng tao ang nakakusahan at nilitis kahit wala silang kasalanan. Masyado po bang malaki ang numero na ito? Siguro panahon na po para tingnan kung kailangan na itaas ang quantum of evidence na kailangan para masampahan ang kasong isang kriminal. Sa ngayon po ay simpleng probable cause lang. Kaya bigay hilig ang mga piskal na magsampa ng kaso kaliwat kanan. Another concern is the planting of evidence to wrongly accuse a person. To wrongfully accuse a person. There are laws already in place punishing the planting of evidence, but it only covers the planting of firearms and ammunition under the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and of drugs under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. These laws provided for such because this became a source of kickback because a lot of the accused of these cases are well off. But how about the planting of other types of evidence? Should this not be punished as well? My office is looking through cases involving planted evidence that do not involve drugs and firearms, and we will prepare a bill that would hold those involved liable. At sinusuportan ko rin po mga panukala ng mga kasamaan ko dito na sina Senator De La Rosa, Gatchalian at Revilla. They already filed bills on the Law Enforcement Body-Worn Camera Act. Malaking tulong po ito upang masiguro ang pagsunod sa tamang proseso sa mga operasyon ng mga kapulisan. Tulad sa aking programa na maraming mata na nakatingin, kapag may nakatutok na kamera, mapipilitan sumunod sa proseso ang mga pulis. And if it is possible to include in the bill, I propose that the accused and his family or companion should be given the right to take their own videos of the right to take their own videos of the arresting process and the search of their premises. I have seen many instances where the law enforcers who would stop the accused or his family from taking a video of what is happening to cover up their abuse. They are not doing anything wrong. They should never be afraid of being recorded. Another bill filed by Senator De La Rosa is Senate Bill Number 437 or the CCTV Act of 2022. The bill sought the installation of CCTVs in business establishments to aid Philippine National Police in deterring crimes. We have seen several crimes solved because of CCTVs. But I will submit a supporting bill that will also require the installation of CCTV cameras in police prisons and detention facilities. I seek the guidance of Senator De La Rosa regarding this. A lot of human rights violations happen in the police prison upon arrest or invitation of suspect or person of interest. Mapipigilan po ng CCTV sa mga presinto at detention facilities ang pagbubugbog ng mga naaresto. Matitigil din po ang pagpasok ng mga unauthorized individuals sa presinto sa loob ng kulungan para mambugbog ng detainees. Mapipigilan din po ang pagpasok ng mga pinagbabawal na droga sa mga detention center. At isa pa po ay mababantayan ng mga detained individuals na minsan ay nakakalusot at nakatakas dahil padrino nila ang officer in charge sa presinto. Sa next budget deliberation, I will focus on the budget of the PNP to ensure that they are equipped with the right budget to properly enforce the law. They should have functioning body cams that do not obscure or hamper their movement during the operation. The police headquarters should have CCTVs.
Another report that has reached me is that they do not have funds to conduct proper bypass operation due to lack of UV detection powder that will mark not only the money but also the subject. Isa pang napansin ko po na kailangan ayusin ay mga abusadong pulis na nababalitaan ko ay pababa, pabata ng pabata. May bagito pa. Hindi sila sumusunod sa proseso. Hindi nila ginagalang karapatan ng mga akusado na kung tutusin ay innocent until proven guilty. We need to instill respect for due process. Kailangan naiintindihan ng mga kapulisan ang halaga ng mga proseso na ginagawa nila. And if they have a deep understanding of the procedure, they will be more consistent in its application. Dapat alam nila kung para saan ba ang pagsasabi at pagpapaliwanag ng Miranda rights ng isang akusado, sapagkat hindi ito seremonya na walang katutulan. Ito'y proteksyon para sa akusado at sa law enforcer. Nasasayang din ang police operation pag hindi nasusunod ng proseso kasi napapawalang bisa ang mga ebidensyang nakukuha nila. Reorganization Act of 1998. Ano ang mga gumagana? Ano ang walang silbi? At ano ang inaabuso sa batas na ito? Gusto ko din pong banggitin ang PNP Memorandum Circular on Guidelines, Police Policies, and Procedure in the Conduct of Complete Background Investigation in Recruitment and Selection of PO1. One of the policies in said circular that should be made into law is the requirement of publication of the names of the PO1 applicants so that the community could be involved in the reporting of derogatory records of an applicant. Itong publication ay ginagawa din ng JBC sa mga nag-apply na judges at justices and is very effective in sourcing background checks on applicants. We should also publish police applicants in newspapers and relevant government websites. And all the members of the force, while they undergo review, tests, and evaluation before their promotion. I propose that maybe it should be done regularly. When a red flag is raised with regard to a particular officer, they should have periodic mandatory drug testing, regular lifestyle check beyond what is provided in the SALEN, and neuropsychological exam. To end my speech, I implore upon my colleagues na huwag tayo mamanhid sa pang-abuso sa ilan nating kapulisan at huwag tayong masanay na may nakukulong ng mga inosenteng tao. Our people deserve better. And as per our mandate, we need to elevate the poor so that they could come before the law with confidence and trust in the system. Again, Mr. President, my dear colleagues, thank you for listening. Thank you very much. Sir President, the distinguished gentleman from the province of Davao and the province of Bohol, Senator Bato de la Rosa, would like to be recognized. I move for his recognition, sir. Our distinguished chairperson of the Committee on Public Order, Senator Bato de la Rosa, is recognized. Thank you, Mr. President. Will the good gentleman, my kababayan, the gentleman from Davao, particularly Davao Oriental, yield to some clarificatory questions, Mr. President? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. President. Unang-una, I would like to associate myself to the revelations made by the good gentleman from Davao Oriental and Isabela. Totoo po yun, may mga pangyayaring pang-aabuso na ginagawa yung ating kapulisan, and this should not be tolerated. Dapat talaga maaksyonan ito. At nagpapasalamat tayo sa ating colleague dito na tinatanggap niya yung mga reklamo galing sa ating mga kawawang mga kababayan. But, Mr. President, gusto ko lang po matanong yung ating distinguished gentleman from Davao Oriental kung yung mga nag-complain ba ay nakapag-file na ng kaso against this earring PNP personnel? Thank you, Your Honor. Marami sa kanila hindi pa nakapag-file ng kaso at kami na po ang nag-initiate na mag-file ng kaso on their behalf.
And meron po ilan sa kanila ang na-file ng kaso, and then nalaman ko po na sila po inosente, and dito po pumapasok yung akin pong concern sa kanilang welfare at kaawa-awa sila. Kaya ako po gumagamit ng sarili kong pera para sila pagpiansahan, and then later on, malaman lamang po ng kapulisan ng kanilang mga supervisor nito mga police na guilty po yung kanilang mga tauhan sa pang-abuso at pagpaplantang ebidensya, sinususpindi, and then later on, napapawalang sala po yung pong mga suspect na lumapit sa akin, kamag-anak ng mga suspect na lumapit sa akin. In some cases po, na paparusahan po yung mga pulis na ng abuso. Your Honor. Maraming salamat po, Your Honor, Mr. President. Meron tayong palaging sinusunod, no? Na regularity in the performance of duty, palagi. Yan ang ating mantra ng kapulisan, na regularity in the performance of duty. Sabi ng ibang pulis, sir, kami po'y kawawa kasi yung pag may mag-complain ng ganun, lalong-lalo na pag sa media mag-complain, ay yung side lang po ng complainant ang naririnig, yung side po namin ay hindi po napakinggan. Gusto ko lang po malaman from the good gentleman from Davao, kung yung side ba ng police na ikinomplain ay napakinggan din ng ating colleague, Mr. President. Your Honor, thank you for that very, very super excellent question. Yes po. And my simple answer is yes. Palagi po, kapag may nareklamo ng police, I make sure na sila po ay naimbitahan at tatawagan para magbigay ng kanilang side. Pero sa maraming pagkakataon po, maraming mga police umiiwas kahit na ilang araw na namin sila binibigyan ng notice na sila po ay inireklamo at may interview sa programa ko. At iniiwasan po nila kami, binabagsakan pa ng telepono. But again, hindi naman lahat. Yung iba sa kanila, sumasagot, nagbibigay ng kanilang side, and then nalalaman ko po, in some rare cases, na yung mga police pala talaga inosente. At yung pong mga nagsumbong at gumagawago ng istorya, napapahiya po on air. Kaya meron po tayo nakikita ang video, ipinatulfo ang sarili. Yun po yung mga example ng mga complainant na gumagawa po ng istorya against sa mga police natin na gumagawa naman ng kanilang trabaho ng tama. Your Honor. Thank you, Your Honor, Mr. President. Ako po yung nagpapasalamat sa ating butihing kasama na binigyan niya ng tsansa yung ating mga kapulisan na ikinomplain na mahir yung kanilang side bago sila mapaila ng kaso. But anyway, tama rin yung ginagawa nyo na kung ang pulis ay magsabi doon sa akusado na sa police station na lang kayo magpaliwanag, eh dapat ganun din ang sasabihin mo doon sa mga pulis na sa korte na lang kayo magpaliwanag, Mr. Patrolman or Mr. Sarinto, sa korte lang kayo magpaliwanag dahil mayroon man talagang complaint na nakarating para sa inyo, agay sa inyo at ayaw ninyong magbabigay linaw dito sa amin. Yung nga lang yung I hope that our colleague will not be offended. I'm just trying to share some sentiment coming from the policemen that were accused under hindi lang sa programa po ng ipatulpo mo or like any other programs. Ang sentimento, I hope we are open-minded to accept, to listen to the sentiments also of the policemen. Sir, ganito yung ibang reklamo dyan eh. Sir, mahirap po kasi sir, pag ganyan sir, yung nangyari is trial by publicity. Kawawa po kami, hindi pa kami nakonbikto, kami na napapahiya sa ere. Lalong-lalo na yung programa ni Senator Tulpo na napakarami pong followers, ang daming nanonood, para bang trial by publicity kami na napapahiya kami. May get the reaction of our esteemed colleague as far as this comment is concerned, Mr. President. Again, Your Honor, thank you for that very excellent point, and this is my answer to you.
First, I'll give an example. Doon lang po sa PWD, isang classic example po ito, na ni-raid ang bahay, walang warrant, naghalughog, may nakitang lumang cellphone, ito na yung ninakaw mo, na kahit hindi naman. Ito po yung magic word palagi ng mga pulis. Pwede ba kitang imbitahan sa presinto at doon ka na magpaliwanag? Yun po, gas-gas na palaging ginagamit ng mga pulis para makaladkad nila sa presinto ang mga mahirap, nagigikahos, mga pobre nating kababayan na walang kalaban-laban. Sa mayaman, kaya nilang gawin yon. Subukan nila pumunta sa loob ng Forbes Park, sa loob ng Corinthian. Ready nila ng walang warrant. At pagkatapos, sabi nila, can I invite you to the presinto? Of course not. Hindi sasama yung mga taga-Corinthian, taga-Forbes Park, dahil alam nilang karapatan nila at ang dami nilang mga abogado. In this case, ito mga pobre, thinking na talagang pag pumunta na presinto, magkaroon ng paglilinaw sa inakusa sa kanila. Once they get into that presinto, doon na po pinaplantahan silang ebidensya, tinatakot silang umamin, etc., etc., hanggang sa tuloy-tuloy po silang makulong. Hindi po nasunod ang proseso, nakulong sila. Now, Mr. sa pangalawang tanong niyo po, Your Honor, trial by publicity. The only way na parang isang mahihirap na kababayan natin, pobre, nag-ikaos, na maprotektahan ang kanyang karapatan ay para pumunta po sa amin para expose po ang katiwalian ng mga pulis na gumagawa ng mali. Yung mga pulis na gumagawa ng kabutihan, alam po ng mga kapulisan na ako po'y patas at pinaparangalan ko po yung gumagawa ng mabuti. So we have to expose the corruption and other ills and wrongdoings of these bad eggs in the PNP. Kailangan po ma-expose, kailangan po malaman ng taong bayan para they will be aware na there is such modus na ginagawa ng mga pulis para maisahan at maapi ang maliliit nating kababayan. Number three, yung sa sinabi niyo po, Your Honor, na sa korte na lang magpaliwanag ang mga pulis. Of course, may point po kayo doon. Thank you. On the surface, tama po kayo. Pero kung pag-uusapan po natin versus sa maliliit nating kababayan, wala na pong proseso-proseso. Pag pulis, kailangan proseso. Pag pobre, abuso. Pag pulis, kailangan dumampas sa kung anong klaseng sistema na proseso. Pag pobre, kaladkad sa presinto, bugbugin, at kung ano-ano pang pwedeng may kaso sa kanya na gawa-gawa. Marami na akong, Your Honor, na reklamo na yung pong mga kababayan natin ay pinagbintangan ng mga pulis, ginawa ng mga istorya. And pagpunta po nila sa akin, I found out na talagang totoo yung sumbong at nakulong na po yung pobre. So ano pong ginawa ko po, Your Honor? Using my own money, ako po ay nagpiansa. Ilan na po napiansahan ko? More than a dozen. And then later on, malaman-laman po ng mismong supervisor ng mga pulis na yon na nanghuli sa pobreng suspect na palang nang abuso yung kanyang mga tao, kaya kanyang sinuspindi. And then later on, matapos kumpiyansa niyo yung mga pobre, napatunayan na talagang inosente sila na pawalang sala. Ang ginagawa ko po, umaaksyon ako para mapabilis po yung proseso kung ang kapakanan po at buhay ng mga pobre at kababayan ay at stake. I will do everything in my power to ensure their safety, to make sure na sila po ay hindi na malapastangan ang kanilang karapatan ng ganun-ganun na lamang, Your Honor. Thank you po, Your Honor, Mr. President, for that very good answer. Alam niyo po, I just would like to encourage our colleague na sana we help each other in informing the public pagdating dito sa sinasabi mong gasgas na tirada ng mga pulis na iniimbitahan po kayo sa presinto, mayroon po silang karapatan na umayaw na hindi sasama sa presinto. Klaruhin po natin yan sa kanila kasi alam natin yung ating mga kababayang mahirap ay kulang talaga sa kaalaman at madaling matakot. Sana i-share natin sa kanila na pwede po kayo hindi sumama at pwede po silang kasuhan ang pulis kapag ito'y nagpupumilit.
kung wala silang enough reasonable grounds na kayo ay dadalhin sa presinto. I just would like to share, Mr. President, ng aking eksperyensya. Ako po ay kinasuhan ng arbitrary detention ng isang politician from galing sa Cotabato. Ang nangyari po ay ganito. Nung nakita ko po na may daladalang baril yung mga escort nila, they are claiming na legal daw yung baril nila. Pero sabi ko, doon na lang po kayo magpaliwanag sa opisina. Imbitahan ko kayo sa opisina. Pagkatapos po niyo, Mr. President, nakasuhan ko sila ng illegal possession of firearms. Pero ako ay kinasuhan rin ng arbitrary detention. Kinausap ko yung piskal, bakit hindi na dismiss yung kaso ko from doon sa piskalya. Sabi nila ng piskal is, the mere invitation is already construed as restraining the liberty or the movement, the liberty of movement of this the particular suspect. Kaya liable ka ng arbitrary detention. Detention na pala yun. Kahit hindi mo pa kinulong sa kulungan, hindi mo pa pinasok sa silda, the mere na ni-restrain mo kanyang movement at dinala mo sa police station, that already constitute arbitrary detention. So sana po ma-inform natin yung ating mga kababayan na pwede kayong hindi sumama sa police pag kayo'y inibitahan. Ang pagsama lang naman is voluntaryo. Kung talagang honest ka na wala kang kasalanan, confident ka, then you can go to the police station. Ang problema nga lang, kung in most cases, sabi nga ng ating colleague, is tataniman ka ng kasalanan doon sa police station. That's another story, Mr. President. Ayun lang po ang aking mga tanong para sa ating colleague. Thank you, Your Honor, good gentleman from Davao and Isabela. And thank you, Mr. President. Your Honor, mayroon ako may dagdag. Your Honor, isa sa mga dapat ituro sa ating mga police, yung bang dapat memorize nila yung Miranda rights. I've noticed marami sa kanila, I'm sorry for the word, bobo. Hindi nila memorize yung salitang yung Miranda rights. Binabasa na nga, mali-mali pa. Kasi kung yan ay binabasa sa bawat suspect na anaresto, alam niya yung kanyang karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. Yung mga ganon, hindi po ginagawa ng mga pulis. Kasi kung in Tagalog, sinabi sa suspect, may karapatan pala akong, you have the right to remain silent, pwede pala akong tumahimik. O nasa batas yan. Pwede pala akong kumuha ng abogado. Hindi po. Halos lahat po, 9 out of 10 arrests being made by our policemen, hindi po nababasahan ng Miranda rights yung mga suspect, Your Honor. Yes po, Mr. President, Your Honor, totoo po yan. And please take note that criminally liable pa rin yung police kung yung failure to read the Miranda rights, that's another criminal liability sa isang police enforcer. Pwede po sila makasuhan yan pag hindi binasa ng Miranda rights. Kaya ang ginagawa ko po noon, pag nasa emergency na talaga, pabasahan ko sila ng Miranda rights right after na aristo na po. Minsan kasi, kailangan mo munang isubdue yung suspect bago mo siya mabasahan ng Miranda rights. Minsan nga, doon mo na mabasahan sa istasyon before mag-imbestiga. Dahil nga, yung sitwasyon na talagang nagkagulo, ganun po. So, but still, liable po sila pag hindi nila binasahan ng Miranda rights, Mr. President. Thank you po. At Your Honor, isa na lang, may dagdag ako. Total, pinag-usapan natin yung suspect na naaresto. Now, ito po ang gusto ko mangyari, Your Honor, and I think you will agree with me dahil proponent po kayo doon sa CCTV. Yung paglalagay po ng CCTV sa lahat ng mga kulungan jails, especially po sa mga kulungan ng mga police. Kasi po, madalas ako nakatanggap na reklamo, yung po mga pobreng suspect, hinihiram, arbor po ang tawag nun, ina-arbor ng mga police sa loob ng jail, dadalhin sa isang kwarto, binubugbog, tinotorture. Lalo pa kung politiko po ang kalaban ng pobre, si politiko mag-uutos ng kanyang henchman para dukutin yung preso, dadalhin kung saan lugar at bubugbugin. Kung may CCTV yan, ma-avoid na yon.
In some cases, sasabihin, nagbigtay yung preso. O nagpakamatay yung preso. O sinakal ng kapwa preso. At kung ano pang palusot, pero wag ka. Yun po ay tinorture, nilason, at kung ano pang ginawa ng mga pulis o tagalabas na pinayaga makapasok para maltatuhin ang isang suspect. So with that CCTV, maiwasan na po natin yung pang-abuso sa mga suspect sa loob ng presuhan sa presinto. And ang akin po ipopropose, siguro mag-agree sa akin si General Bato de la Rosa, na hindi lamang paglalagay ng CCTV, kapag may nangyari na insidente sa loob ng jail at nandiyan yung CCTV at sasabihin ng polis, ay, sira ang CCTV, pasensya na. Nope. Sa bill na ipopropose ko, kakasuhan ang desk officer on duty, ang supervisor niyan, pati yung hepe ng istasyon na yon for negligence and for presumptive irregularity, criminal and administrativo, dahil they should make sure dapat on top shape palagi ang lahat ng CCTV. Bakit ka pa maglalagay ng CCTV kung later on nagkaroon ng krimen, eh sira lang pala? Yun po ang aking propose. Immediately, maglagay ng CCTV sa lahat ng jail sa mga presinto, Your Honor. Would you agree, Your Honor? Yes po, Mr. President. Your Honor, magandang panukala po yan. And I hope mapag-usapan yan sa committee. Kung iyay ma-refer sa aking committee, I am willing to hear that and pakinggan natin lahat ng stakeholders sa panukalang batas na yan para makagawa tayo ng magandang batas pertaining to that. Sa ngayon po, kung ako'y tanungin mo, kung okay ako dyan, wala pong problema. As far as walang ginagawang kalukuhan ang kapulisan sa loob ng istasyon, bakit sila matakot? Di ba? Bakit sila matakot kung ma-record yung kailangang mga actions kung wala silang ginagawang kalukuhan? Ang mag-uupos dyan sigurado yung may mga balak gagawa ng kalukuhan. Pero on the part naman din sa mga nakakulong sa mga police station na detention na cells, I don't know kung pagdating sa human rights ay kung sila ay magreklamo na their privacy is violated by the presence of that CCTV. Siguro, titingnan natin pagdating sa hearing sa committee, kung yan ay ma-refer sa ating committee. Marami na po ako, Your Honor, na natanong ng mga inmates. Natuwa po sila nung malaman nyo. Sige, gusto po namin yan, Sir Idol. Protection yan para sa amin. Kasi marami na kami nababalitaan, mga kasama namin, pinatay, binugbog, inarbor, pinaamin na kahit na walang kasalanan, papaaminin dahil sila, at umaamin sila dahil sila ay dinala sa isang kwarto at doon pinagbubugbog at pipirma sila. Kahit masabihin sila pumatay kay Rizal, pipirmahan nila yon dahil nga po sa torture na ginawa sa kanila sapagkat sila po inarbor sa selda at dinala po sa ibang kwarto para bugbugin. So with that, sabi nila, maganda yan, Idol Sir, gustong-gusto namin yan. Isa pa po may dagdag ko, Your Honor, na siguro mag-agree po kayo. Yung bang sa bypass operation, dito po nagkakaroon ng plantahan eh. Alam mo naman siguro ang prosedyo dyan, Sir Bato Chief. Ang kine-question ko, tuwing bypass operation, bakit ang mga pulis lamang ang nandoon? Wala silang kasamang iba. Sasabihin nila, may kasama kaming barangay, may kasama kaming reporter. Ngayon tatanungin ko sa reporter at barangay, nandoon ka ba blow by blow habang ginagawa yung operation? Hindi po, nandoon ako nung tapos na yung operation. Kaya sinasuggest ko, yung bang mark money ninyo, kinuha nyo ba yung serial number? Ano pong serial number? Serial number ng pera para i-record sa presinto. Hindi po. Kayo ba ay naglagay ng UV powder doon sa mark money? Meron kaming UV powder pero ubos na po. Bumibili pa lang po kami. Bakit din nyo ginagamit? Ba't di ka agad bumili? Eh, wala pong budget. Doon pa lamang makikita po natin yung kanilang intensyon na talagang gagawa ng kalokohan. Kasi kung yung tama procedure po na may UV powder, tapos naka-serial number yung pera at may kasamang ibang tao bukod sa mga police, and I would suggest siguro from the Commission on Human Rights,
sa actual na bypass operation na incognito, nakatago yung taga-human rights bukod sa police, makita yung process ng bypass. Only then, hindi man siguro totally, pero malaking kabawasan na maraming mga inosente natin mga kababayan, especially mga pobre, ang masagip at hindi po makulong dahil pinantahan ng evidence. Ang akin na pong pinagtataka, lahat po ng pinaplantahan ng ebidensya, bakit po mga small time? Yung bang barya-barya na tinitinda ng droga, bakit pag mga big time, wala pa kong nabalita ang big time na drug lord na naplantahan? Puro mga pobre. Every time, puro pobre. Wala nang alam itong mga abusado natin taga law enforcement, kundi pobre, pobre, pobre. Yun ang kinakaya-kaya. And I hope the chief PNP dati na si Senator De La Rosa will agree with me doon po sa procedure na sinasuggest ko, and I will seek for your guidance, Senator Bato, pagdating po doon sa pag-draft namin ng bill pertaining to that, sir. Yes po, maasahan po yan, Your Honor. I will cooperate pagdating sa ganung bagay. Para bang buwabalik ka, with your respect, pero buwabalik yung nangyari kahapon eh. I asked the presiding officer, Senator Villano Iba, if can the interpellator be interpellated by the... Parang ako na naman ang in-interpellate mo ngayon. But anyway, that's a friendly interpellation, Your Honor, and a very, very useful interpellation. I don't mind being the interpellator that is being interpellated by the supposed to be being interpellated. Wala po problema. Anyway, maraming salamat po at willing po akong tumulong, mag-cooperate sa iyo at magbigay ng inputs para maganda yung gagawin nating bill na kapakipakinabang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mahirap. Alam mong pinakaayaw natin yung mahirap, ang kinakawawa. That's unacceptable, Your Honor. Maasahan mo po, tutulong po ako sa iyo. Last na lang talaga. Yes po. Your Honor. Last interpellation mo yan, ha? Yes. Go ahead. sa record po ng PAW, 218,000 na mga pobre natin kababayan ang na-acquit since 2008 up to now. Or I would just say, for this year up to June 30, 13,164 po na mga inosente natin mga kababayan, at 99% nito ay mga mahirap ang na-acquit. Just imagine, Your Honor, Mr. President, 13,000 na mga inosente ang napakawalan, napatunayan na sila inosente, ginawa-gawa ng kaso. Paano na ito? Sila po'y nagdusa sa loob ng kulungan for so many months or even years. Yung pala, wala silang kasalanan. Ang tanging nilang kasalanan ay sapagkat sila ay pobre at walang pampiyansa. That's why sa akin pong bill, Mr. President, and Your Honor, isasuggest ko na yung mga pulis na nagkaso dito, nagplanta ng ebidensya, kasuhan, simbigat ng kaso ikinaso nila sa kanilang biktima. And Mr. President, pinag-aralan po ng aking Legis Group na yung ating gobyerno magbayad doon sa napatunayang inosente na pinantahan ng ebidensya, na kinawawa for so many months, nasira yung kanyang buhay, na walang trabaho, nasira sa komunidad, kailangan magkaroon po ng compensation. Nang sa gayon, hindi na tayo maging padalos-dalos next time sa pag-aresto, especially sa mga pobre at kababayan. Would you agree with me, Senator? And I will seek for your guidance when we draft this law. Yes po, Your Honor. I am with you in that issue. Agree po ako dyan. But ito lang, just a kunting caution lang rin, no, in interpreting that data na you said that there are 3,000, ilan yun na acquitted? 13,000 po. Ha? 13,000. 13,000 na acquitted. Sana wag po nating lahatin din kaagad na yung 13,000 na acquitted na yan ay produkto yun ng planting of evidence. Kasi alam natin, hindi natin masabi na
lahat malinis na kaso yan. May mga kalokohan na nangyari pero hindi naman siguro lahat. Nung nagsimula yung mga kaso na yan, honest to goodness na ginagawa ng ating pulis, din na pagdating sa korte, na-dismiss ang kaso. For whatever reason, na-dismiss. So, sana hindi natin rin pwedeng lahatin. Just a suggestion lang. Thank you po. Kasi yung iba dyan, sa technicality. Technicality. Yung tinatawag din chain of custody rule. Yeah. Na marami dyan, gusto lang mangikil, sorry, Chief, gusto lang mangikil ng pulis. So, huhulihin niya po yung tao na alam niya may pera. At ngayon, meron siyang hawak-hawak na droga bilang ebidensya. Habang yung pong kaso ay nandun sa piskalya, yun po'y nag-uusap na kung magkano kayang ibigay. Pag hindi nag-come across, tuloy-tuloy sa kulungan si pobre. If he came across with money, ibabanggal na po yung ebidensya. Nandyan po yung eBay na po, yung markings, ibahan na po yung volume ng drugs na nahuli, hindi na po sisipot yung pulis na nanghuli for lack of evidence na didismiss ang kaso. Marami po akong pwedeng sabihin pero napapahaba na po tayo. Yung pong ginagawa ng mga loko-loko natin kapulisan, in my more than 20 years of experience, alam ko na po just like the back of my hands ang karakas ng mga loko-lokong pulis. However, alam ko rin po yung mga mabubuti. Yun po'y palagi kong pinupuri sa aking programa. Tulad niyo po, General Bato de la Rosa, you're a good policeman. And I salute you. Thank you, Your Honor. Your Honor, Mr. President, I just would like to air my side din pagdating dyan sa technicalities na na-dismiss yung kaso because of the preservation of the chain of custody of evidence. Nabibreak palagi yan. Yan palagi ang sinasabi. Pero I just would like to inform the body that the police is just one pillar of the criminal justice system. After the police, mayroon pa rin yung prosecution, andyan yung korte, andyan yung correction, andyan yung community. There are five pillars of the criminal justice system. Ngayon, minsan kasi, ako rin, experience ko talaga ito, forgive me if experience ko rin talaga ito na minsan kawawa rin ang pulis. Nagiging whipping boy ang pulis. Kapag na-dismiss ang kaso, pulis ka agad na sinisisi na because hindi na-maintain yung chain of custody of evidence, hindi na-preserve. Pero hindi natin alam na yung piskal din ay nabayaran, yung judge din ay nabayaran, marami pong instances na ganun. Kasi ako, it really breaks my heart yung mga kaso na talagang totoong magandang pagka-build up, case build up ng police, magandang pagka-file ng kaso, pero pagdating doon, wala na silang control. Pagdating sa piskalya, wala nang control ang police para ma-dismiss yung corrupt na piskal, siya ang nabayaran, police ang sisisi. O kaya, yung judge mismo, na may corrupt din na judge, na kayang bayaran, police na naman sinisisi. Yun lang po, ang aking pinaparating ko lang yung hinaing ng police na sinasabi na we are the favorite whipping boy of the criminal justice system. That's all, Mr. President. Your Honor, thank you for listening to my interpellation and for interpellating me also. Mr. President, Your Honor, gusto ko lang mag-react doon sa sinasabi niya naging whipping boy yung mga police. Yes, I agree in sometimes, pero in a lot of cases, hindi po. Yung mga police nga po ang namamalo ng lalpastangan sa karapatan ng mga liit na kating kababayan na walang kalaban-laban. I'll give you an example. Kapag police po ang nang-abuso, nagkakaroon po kami ng hard time, Mr. President, na para imbestigahan po yung kasong pang-abuso ng isang police, nagtatakipan po sila. In fact, I had one instance, I'm not gonna mention his name. He's a general. General po siya sa isang rehiyon. Katakot-takot na pakiusap sa akin ng mga kaibigan ko na huwag ko na rin ituloy. At very clear na guilty po yung general na yon. Itinuloy ko po hanggang sa nasuspindi po siya. Paano maging whipping boy? Pero tama rin po kayo. There are instances, kasi po, Mr. President. Hindi lahat naman. Kung pobre case versus police, siyempre po, hindi kayang mamalo yung pobre sa police. I'll give an example, Your Honor. Konti na lang, if you bear with me.
Ito po yung, Mr. President, na gusto ko rin baguhin na batas. Yung bang, putang ko na, yung assault. Direct assault. Direct assault to a person in authority. Ito po ay sobrang gasgas din, Mr. President. Give me an example. Many years ago, taxi driver, kung makalimutan to, hindi ko alam kung kailan nangyari. Ngayon, hinuhuli nila yung taxi driver na very clear, yun ay gusto nilang kikilan. Isang pulis lang muhuli. Pumalag yung taxi driver. Pumalag. Pakita nyo muna yung warrant kasi yung taxi driver may pinag-aralan. Bakit nyo kunuli? Walang kasalanan. Ang ginawa po, kasi nagmatigas yung taxi driver, anong ginawa? Kinasunan direct assault. Lumilitaw sa investigasyon nung aking pong tanungin, Mr. President, Your Honor, tatlong pulis at Armalite ang hawak. Sino ba naman pobreng taxi driver i-assault ang tatlong pulis na may hawak na Armalite? At itong taxi driver, ang kanyang hawak lamang ay yung kanyang labakara o bimpo. Pinang-assault daw yung bimpo, yung nakasabit dito. Pinitik daw yung pulis ng bimpo nitong taxi driver at itong pulis may mga Armalite. At pinaniwalaan po ng piskal. Kinulong po yung pobreng taxi driver. Pumunta sa akin yung misis, pidansahan ko po. Later on, absuelto po yung pobre. Yun po yung sinasabi ko na yung police, in some cases, in most cases, sila po yung api ng pobre. Pero yung pobre, very, very, very super rare na mangkapang-api sa mga police dahil sila po ay mga armado at sila po ay napakarami at kaya po nila mag-intimidate, mandukot, mangsalvage, etc. But anyway, again, gusto ko lang pong linawin, si Gerald Bato de la Rosa, isa po sa ginagalang na PNP member nung panahon niya, ako po'y tagahanga ni General Bato de la Rosa na ngayon po'y ating senador na. Salamat po, General Bato. Salamat, Your Honor. Bumabawi ka lang dahil ako ay in-interpellate mo eh. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you, Mr. President. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!